Hello, hello, good morning mga kabaryo. Yan, kumusta po kayo? Hello, hello Philippines and hello world. Yan, kumusta po? Isang maulan na umaga dito sa amin. At yan, tanghali na pero madilim pa din. Anyway, inom po tayo ng tubig. Ito, hindi po ito basta tubig. Yan, ito... may halo itong ano, may halo itong pampalakas ng immune system. Tingnan tayo, tingnan nyo. So actually gumawa ako ngayon kasi kagabi inabutan ako ng 10 PM, naglaba ako, so medyo nagbabadya-badya na naman ang aking sipon. So, kailangan nating palakasan yung ating immune system, lalo na sa panahon ngayon, mga kabaryo, yan. So, yan, tuturuan ko kayo kung ano ang, ano, anong magandang gawin. So, pero, syempre, ito po, ano lang ito, supplement. Ito yung ginagawa ko, actually po, every time meron akong, ano, meron akong sipon or feeling ko bumababa yung aking immune system. At kailangan ng magpalakas-lakas at mahirap magkasakit sa panahon ngayon. Ayun, lumalakas yung ulan. Lumalakas yung ulan sa labas. Yan, turuan ko kayo mga kabaryo. Yan. Ito. At bago ko nga pala po ipakita sa inyo kung ano yung ginagawa ko. Yan. So, himay-himayin muna natin. So, bird's eye view. Kung ano ba talaga yung benefits nitong ating... yung aking mga pinagkagagawa ng mga iniinom ko. So, unahin po natin ang lemon. So, ang lemon po mga kabaryo is made of 89% water. Yan. So, it's good for talaga kasi sa mga nasisipon-sipon, kailangan ng maraming liquids. Mostly water talaga dapat kasi kahit naman ano, mag-liquid ka kung soda naman or kung hindi naman talaga tubig. So, useless. And so, yan. Lemon is 89% water. And it's a good source of vitamin C. Yan. Kailangan natin yan ngayon. So, it also helps control weight. Ah, kailangan ko yan ngayon. Ako ang nangangailangan yan. And it also prevents kidney stone. So since water siya nga, ipa-flush mo yung ano, kung parang ang mangyayari, ihi ka ng ihi. So hindi mai-stack yung ano, mai-stack yung mga pwedeng maging cause or maging stones, kidney stones. And lemon also protects against anemia kasi yung hindi lang siya nagko-contain ng iron. So, it also helps iron absorption so from plant food. And, of course, this one reduce cancer risk and improve digestive health. Kasi nga, it's rich in fiber. So, mas okay kung hindi mo lang siya aanahin. Hindi mo lang siya gagawin juice. Kainin na tuloy yung ano niya. Para makuha mo yung fiber na kailangan sa katawan. So, yan po. That's all about lemon. Okay, next is cucumber. Yan, ang cucumber po is 96% water. So, ang iniisip ng iba, so, prutas, ano ba yan? Gulay yung cucumber. But, it's actually a fruit. So, and it's also high in nutrients. Lalo na pag kinain mo siya na may balat, so hindi mo na siya babalatan. So hugasan lang ng maayos. And it contains antioxidants, yung mga beneficial antioxidants. Okay, and it promotes hydration kasi nga 196% water.
So, and it also aids in weight loss. Yan, kailangan ko talaga itong mga kabaryo. Yan, and it may lower blood sugar. So, it promotes regularity in bowel movement, of course. And it's easy to add to diet. Kasi nga, well, bibili ka or kung may tanim ka, huhugasan mo lang, kainin mo na. So, yan. As easy as 1, 2, 3. Yan. So, eto. So, ito yung cucumber. At pag-move on na tayo, papunta kay ginger. Yan. So, ginger contains gingerol, which has powerful medicinal properties. So, yan. Maraming benefits si ginger. So, it also can treat many forms of nausea. So, especially yung morning sickness. Pero kung buntis po kayo, of course, hingi pa din kayo ng advice from your doctor before you take a supplement or herbal something. So, and this one helps with osteoarthritis. Yan yung iba dinidikdik nila. Tapos, inaano dun sa mga joints. So, dinidikdik yung liquid. Pinupuna sa joints. And of course, it may help with weight loss again. Yeah, weight loss. So, akin na lahat yun. Kailangan ko talaga yun. Ano pa ba yung mga tanim na para sa weight loss? Okay, it may lower blood sugar and improve heart disease risk factor. So, also, it helps treat chronic indigestion. So, yung mga, constipated po. Yung mga mahirap, yung mga mahina yung, mahina yung panunaw. So, yan. May kaibigan ako, pag nagluluto siya, laging may ginger. So, kaya, as in, ang bilis ng metabolism niya. So, ito pala yun. Okay, it significantly reduces menstrual pain. Kailangan natin tong mga kababaihan. And it may help lower cholesterol level. And it contains substance that may prevent cancer. Yan, ito po. So, mostly lahat naman po ng mga natin dyan. Herbal. Yan. May mga na itutulong naman po talaga. So, and it this one also help improve brain function. So, nakakatulong din daw po ito nun sa may mga para maiwasan yung Alzheimer's disease. And it also helps fight infections, mga kabaryo. So, hindi lang siya pang sahog sa gulay. So, sobrang dami niyang health benefits. So, kami dun sa pag nasa farm, puro gata. So, lagi lahat ng ginagataan, laging lahat niya may luya. Lalo na noon pag yung tatay namin yung nagugulay. And, yan, dumako na tayo kay honey, my love, so sweet. Yan, so ang honey po is rich in antioxidants, which help lower blood pressure. So, it also helps suppress cough. Yan, yung may mga ubo dyan. So, kaya, yan, maganda talaga ito. So, na ihahalo dito sa ating concoctions. And also, yung mga sinauna pag ginagamit daw ito pag dun sa may paso and then wound healing. Yan, inaano nila, nilalagay na ata nila sa sugat. So, may ginagawa din po ako dito sa honey and doon sa ginger. So, ginagawa ko siyang pang tapal sa likod ng anak ko pag hindi siya makahinga. So, pero next time, ituturo ko sa inyo kung paano po gawin yon. So, pag grabe yung ubo at sipon niya dati. So, ito ginagamit ko siya. So, anyway, so, ipagpatuloy na po natin. Yan. Ituturo ko na sa inyo. Ito na talaga. Turo ko na kung ano ba yung ginagawa ko. So, very simple naman siya po. It's a common knowledge. Hindi naman talaga siya sikreto. Yan. Pero, share ko pa din po sa inyo kasi baka may hindi pa nakakaalam kung ano yung magandang gawin para mapalakas yung immune system, para, yan, maging healthy, of course. So, eto po. Yan. Let's go, mga kabaryo. Of course, kailangan po natin ng lemon. Yan.
lemon, kahit isang piraso lang, and then cucumber, and basa kasi hinugasan ko ulit. And of course, ginalagyan ko siya ng ginger or yung luya, and honey. Yan, may honey po tayo mga kabaryo. Ang ginagawa ko, inaano ko lang siya, ginagayat-gayat ng ganyan. Yan, pati yung ano, luya, andyan. Yan po, yan, cucumber. So actually, after yan, pwede mong kainin eh. So pwede siyang kainin. Isama dun sa ano, sa baso, pwede siyang kainin. Mamaya, sabihin ko yung ano, kung ano yung mga health benefits. Yan, let's put some honey. Yan, nasa pichil na lahat. Medyo madilim po kasi, black out niya yung araw. Yan. So, grabe yung mga health benefits naman ito. And of course, yan, water. Yan. I-refill natin ng water. So, ito po, ginagawa ko siya. Well, lately, regularly ko siyang ginagawa. So, very regular. So, mostly ako lang naman umiinom kasi yung kapatid ko nasa work. So, ako lang. Ito na ano, madami kasing ano, mas madaming biniling ano ba yung lemon yung kapatid ko, tsaka meron din siyang cucumber, kaya yan, madalas gumagawa ako nito pag nandito kami sa city. Pero nung kasagsagan ng lockdown, syempre grabe bumaba yung ano, as in yung bumaba yung immune system, tapos tumaas yung stress level. Kasi anyway, ano, wala naman kaming malapit na kapitbahay. Malayong-malayo yung kapitbahay namin, mga siguro mga 10 tumbling. So maglalakad ng ano pa eh, sa pilapil, dadaan ka pa sa pilapil bago ka makarating sa kapitbahay mo. Kaya hindi naman uso yung ano, hindi naman kami nangangapit bahay lalo na nung lockdown. Pero dahil nga sa yung kasagsagan nung ano, nung cases, saka nakakatakos, as in yung ano, yung stress level gumanon, as in ganon. Sobrang taas ng stress level namin, saka that time ewan ko, basta medyo malayo kami, kaya hindi accessible yung mga lemon, yung cucumber. Pero yung ginawa ko, naglalagay yung ano, naglagay yung pamangkin ko nung ano ba yun? Sambong tsaka yung luya, yan, salabat, 'di ba? Salabat. Yun yung iniinom ko every morning or every time. Parang maligamgam na ano, parang salabat with sambong. So it was good. Kaya medyo ano pa din kami doon, kahit nasa bundok. So bihira yung ano, yung walang sambong sa ano ba, sa bakuran. Tsaka mostly may mga tanim na luya. Mostly maraming mga ano, bihira doon ng walang tanim na luya. So kami, meron maraming tanim yung tiyuhin namin. So, marami para sa amin din naman, hindi naman binibenta. So para sa mga kapamilya. Kaya abundant yung supply namin ng luya. So yun yung pinagtiyagaan namin nung ano, nung quarantine. Nung quarantine talaga. So sayang nga lang kasi hindi pa ako nagvo-vlog noon, kasi kung nagvo-vlog, marami kaming nagawa. I mean, marami kaming activities no kahit lockdown, kasi dito kahit hindi naman ano eh, hindi naman kami malapit sa syudad. So nagtatanim kami kung ano-ano. Yung upo ko noon, grabe ang dami. Ang daming bunga ng upo ko noon. Tapos may yung mga talong, yung ano, yung kamote, nag-harvest kami April ba yun, bun. So ang lalaki. So basta yung ano, anyway, pag nag-harvest ulit kami, yan, share ko sa inyo. Pero magtatanim ulit. So anyway, napapaluyo na tayo ng masyado. So ito po yung ginagawa ko. At least sa akin lang po, sa akin lang. Yung ginagawa ko.
para lumakas yung ano eh, kasi maraming namang health benefits yung cucumber, so yung lemon, yung luya, tsaka yung honey. So you can never go wrong. So anyway, so thank you so much po mga kabaryo for watching. Yan, and always remember, sa baryo man o sa syudad, kailangan nating mag-survive. See you next time mga kabaryo.